po ako umiiyak. Di ko ma-explain kung anong sakit. Nagsinyas na lang ako na... Di ka makahinga? Opo, hindi na. First time ba yun na naramdaman opo, dok. Mo? Opo, dok. Tapos... Kasi yung emotion mo, bukod dun sa hindi mo alam na may problema ka na pala opo, sa puso. Opo, yung panganay kong... Ano, anak, ano ba, undergrad? Nursing. Opo, dok. Opo. Sabi niya, wag ipalakarin na, ibuhatin na lang. Mm. In short, tinakbo ako sa ospital. Hindi mo na natapos ang living ng kapatid mo. Naku, munti ka na palang opo, sumunod. Sabi niya. Sinugod ka na. Opo, dok. Sinabihan niya yung anak ko na, kung nalate kami ng 5 minutes, wala na ako, susunod. Ha? Opo, ganun kabilis. Yun po ang sinabi. Dahil nakitang marami ka palang bara sa puso opo, mo. Opo, tapos na ICU po ako noon. ICU for how long? 1 week po. Oo, oh, isang linggo. Tapos sinabihan ako, hindi ako pwedeng maglakad ng ano, kasi nga, yung minomonitor nila ako, dok. Mm-mm. Tapos, ito si Mister tumawag, kasi sabi ko, operahan daw. Sabi ni Mister, huwag kang magpa-opera. Sabihin mo, lumabas ka. Kaya mo, sabi ko, kaya ko. Nang ulit ako sa doktor na lalabas lang ako kasi sabi niya, punta tayo sa hiling galing. Yun ang sabi niya talaga sabi sa akin. Sabi ng husband mo sa opo, telepono. Dok. Nang ulit ako hindi sa doktor. Hindi mo ba sinabi na, sabi ng doktor, 5 minutes na lang, deads na ako. Sinabi, alam niya. Oh. Pero sabi niya, maniwala ka sa akin, basta lumabas ka. Lumabas ako, dok, in short, umuwi ako ng Maynila. Na kumusta ang pakiramdam mo habang pabalikan ng Maynila? Okay lang daw kasi sinunod ininom ko rin yung gamot nila kasi wala pa akong healing galing. Ayun, nakatulong yung pinainom na gamot sa ospital. Pero dok, wala, atake pa rin ako ng atake. Eh kasi hindi ka nagpagamot eh, hindi. Kaya inatake ka. Kasi nga si may magsusulsol eh. May nagsusulsol yung husband opo. Mo. Okay, pag-uwi mo na ng Maynila, diretso ka na ba sa healing galing o hindi muna? Hindi pa. Hindi bahay pa o di. Kinukonvince niya ako sa sabi ko, "Ay, ayan ka na naman," sabi ko. Sabi niya, magaling nga, nanood ka sa Sabado. Di nanood kami ng Saturday. Ah, so ang husband mo ang nanonood sa hiling-galing, opo, tapos niyaya kang manood. Opo, okay. Ang una namin napanood yung oil na pinapaupo mo sa ano, may tubig na, ewan ko. Hot seats bath. Parang ganyan, dok. Lalaki ang pasyente noon. Opo, dok. Oh, hot seats sabi niya, tingnan bath. Mo, gumalig siya. Maniwala ka lang. Sabi, maniwala ka dyan. Nung okay. Inatake na yun ako. Hindi ka pa naniniwala. Okay, oh, tapos? Inatake na yun ako. Sabi pangalawa? Niya, opo, dok. Sabi niya, sabi ko sa'yo eh. Maniwala ka na eh. Sabi ko, hindi nga. Teh, sandali. Anong ginawa mo sa pangalawang atake? Inom naman ng gamot, dok. Yung sa doktor. Nagamot. Sabi ko, pakiramdaman ko muna kung magagaling ba ako. Wala eh. Sandali, Gigi. Alam mo ba na iisa lang ang puso natin? Tapos pinagbawalan bahala mo pa. Okay. Anyway, ano nangyaring kasunod? Ito, dok. Bago mag-eleksyon, inatake ako. Ako nag-drive. Pagdating ko sa hospital, yung emergency room nila paakyat. Iniwan ko yung kutsi ko dyan. Tumakbo ako. Naku, bawal na bawal yun. Oh. Ng guard sana, pasyente. Ayun na, sabi ko sa asan ang pasyente? Ako! Nurse! Sabi ko, di inoxygen na ako. Pasaway ka na, pasyente ka. Sabi ko, pagka alas tres, sabi ko, Dok, okay na ako, labas na ako. Oh. Sabi ni Mrs., sabihin mo labas, kasi ano, operahan ka na talaga, kasi hindi na, hindi pwedeng hindi yan. Kasi alam na, para sa puso. Sabi ko, wala akong pera. Pag-ipon mo na ako, lalabas ako. Basta babalik ako. Magpirma ka ng Weber, pirma ako. Kinabukasan, eleksyon, tawakbo kami dun sa hiling-galing. Bumili kami ng gamot, parang 2 weeks na gamot yun. Okay, ang binigay sa inyo ay omega-3. Omega-3, B1, B6, B12, healing food. Healing food, okay. Opo. Tapos yung healing food tablets, 10-10 tabletas. 20 ang ginawa mo. Okay. Kasabay ng breakfast, 20 tabletas. Opo. Tanghalian, 20 din. Hapunan, 20 din. So, ikaw na mismo ang nagdesisyon na i-overdose. Opo, kasi po ma'am. Mga kapatid, yung healing food tablet natin ay 66 sa vitamins and minerals at ang pinakamataas doon ay ang potassium na nag-strengthen sa heart muscles mo. Kaya po, pinagtiyagaan ang kaiinom ng 1 capsule ng omega-3 twice a day. Opo, dok. Isa sa umaga, isa sa gabi ang ginawa mo. For 2 weeks yon, no? Dok. Pagkatapos, nag-megadose po siya ng herbal vitamins B1, B6, B12. Tigsa 10 tabletas po yon 4 times a day. 20 ang ininom ko, dok. Ha? Hindi ba 10? Dinobi na naman niya. Sabi naman ni Ma'am G, 10. Nagtanong ko, Ma'am, pwede 20? Sabi niya. Hindi ako mamatay niyan. Sabi niya, hindi yan. Basta ano lang, sabi ni Mr. Hindi yan. Subukan natin. Di, sinubukan ko. Okay, ang isa pa po, malakas ang loob ni Gigi na magreseta sa sarili niya. Como pampatibay ng mga ugat, no? Kasi ang herbal po, vitamins herbally. B1, B6, B12. Dinoble ni Gigi. Herbal kasi, Dok. Alam ko hindi ako mamatay kay herbal. At saka, naghilot ka rin ng hiling-galing oil. Hot compress. Kahit wala, pagpagod ako, Dok. Hot compress lang ako para hindi ako atakihin yan sa likod. Uh-oh. Kaya nga, yung apo ko, sabi niya pagkagabi na, Mami, yung oil mo. Anong oil? Hiling-galing oil po. Hihilot ang kanya? Opo, Dok. Oh.
Sabi niya, bawal hilaw, hot compress daw, sabi ni Doc. Nanonood din kasi ang apo sa Hiligaling. Aba, anong pangalan ng apo mong ito? Cyrus po. Gano'ng katagal o gano'ng kabilis bago ka nakaramdam ng ginhawa na wala na yung dati mong mga inireklamo na ikaw ay mabilis mapagod, mabilis hingalin, hindi makatulog sa gabi at naninikip ang dibdib. May ilang buwan bago ka gumaling? 2 weeks, Doc. 2 weeks lang? Ganyang kalabilis ang ano ko. Kasi how many times a day ka maghaplos ng Hiligaling oil sa heart point? Pag nakaganyan ako, Doc, nakaupo ako. Kahit saan ako, Doc, kahit ang bag ko, meron yan. Basta nakaupo ako, ganyan-ganyan lang ako, Doc. Ganyan-ganyan lang. Pati buhok, pwede pala ano. Ganyan naman din. Napansin ko nga sa buhok ko parang malambot na hindi ko maintindihan. Sabi ko, ano ba? Hindi naman ako nag-shampoo ngayon. Sabi ko. Oh, lumalambot din. Ang maganda po na nangyari kay Gigi ay naging bukas ang kanyang isip. Mula sa pagdududa, nakumbinsi at wala nang choice si Gigi dahil very insistent ang kanyang husband na maghiling-galing at mahal, magpa-opera. Isa talaga pa yon. Ano ba ang palaging kinakain mo nung bago ka magkasakit sa puso? Chicharon. Naku, madalas ba yun? Liempo. Liempo, oh yung, my God. O, yun ang favorito ko, yung yellow-yellow na mga soft drinks. Naku, yun ang ice, gusto ko. Opo. Ice na soft drinks. Opo. Oh. Pero lahat, sinunod ko ang anong sinabi ng... Kinalimutan mo yun. Opo, Dok. O sandali, baka makalimutan natin. Ang pagkakamali po ni Gigi doon sa iced beverages, yung mga malalamig na soft drinks na yon, nagkakataon po na umiinom siya noon kahit siya ay pagod, kahit siya ay hinihingal. Opo, Dok. Anong ginawa mo? Bakit ka hiningal bago uminom ng mga iced beverages? Ganyan ang trabaho ko. Palagi ka palang busy, takbo ng takbo. Magdadrive ako, kahit naka-aircon. Inom pa rin ako ng malamig kasi gusto ko nakapagod. Pero... Nung sinabihan ako sa Hiligaling na bawal lahat, pati maanghang. Mahilig ka rin dati sa maanghang. Opo, Dok. Ang pagkain ko bago ako naghiling-galing ako, Dok, inihaw na isda na walang asin. Tinunod namin yan, bitchin na walang bitchin-bitchin na hindi ko maintindihan kung anong lasa yun. Asin lang ang pampalasa, nasa sa pagkain, di ba? Ang sikreto. Dok. May natutuhan ka ba sa malaki naging po epekto ng sakit sa puso sa'yo? Sobra po. At yan ba ay ipinagpapatuloy mo hanggang sa kasalukuyan? Opo. Meron ka bang napansin na mga palatandaan, kahit na hindi ka pa nagpapacheck sa doktor dati, no, sa ospital, may napansin ka na bang mga bluish ang aking lips? Ano ba nararamdaman mo sa dibdib mo? Wala na yung parang tinutusok na hindi ko... Dati may parang tusok-tusok. Opo, Dok, wala pero na yun. Tapos napansin mo ba yung palad ito mo po kung nangingitim yung... Wala ito na to, Dok. Wala na. Okay, wala na po. Tingnan ko. Dati nangingitim ito. Opo, Dok. Alright. Tingnan mo. So, lahat ng yun ay binaliwala mo. Pero yun po, huwag niyong gagayahin si Gigi, no? Dapat po, anumang pagbabago sa ating katawan, no? Ay pupunahin ninyo at iisipin, baka ito ay sintomas ng karamdaman, di ba? So, yung mga may tumutusok-tusok sa dibdib, yung pangingitim ng mga guhit ng daliri, no? Pagkakaroon ng discoloration ng labi, hindi ka naman nag-lipstick ng violet, opo, pero nagiging violet, opo, yung labi, di ba? Yun ang ano ko. May pagkakataon din po na pati yung dila ay nagiging violet. Opo, Dok. Yung sa'yo, naging violet ba ang dila? Opo, Dok. Yun ang ano. Oo. Kaya sabi ng doktor, operahan ako, pero sabi ko hindi. Okay na ako. O ngayon po, pinkish na ang dila, opo, ni Gigi, no? Wala na yung pagiging bluish na na-develop nung maraming bara ang kanyang puso. Pero uminom ako ng Hiligaling, dyan ako gumaling. Hindi po tayo nagmamagaling sa ospital. Alam natin na marami rin ang mga dalubhasa sa ospital. Kaya lang, may mga pasyente po na katulad ni Gigi na may pinipiling modality of treatment, no? At sa katigasan ng ulo niya, buti nagtagumpay, di ba? Kaya nga, pasalamat ako sa'yo, Dok. Gumaling ako. Okay, alam mo, pagka marami nagpapasalamat sa amin sa kanilang paggaling, para kami palaging tumatama sa loto, ang yaman-yaman na namin kasi sa dami ng napagaling, ano? Ako ang tumama, Dok, kasi ikaw gumaling ako. Pero, yung isa mong bulilit na ano, gusto kong ma-meet si Cyrus eh, no? Opo, Dok. Nandiyan ba si Cyrus? Tingnan ko nga ang bulilit na ito. Eto pala si Cyrus. Ilang taon ka na, Cyrus? Six. Happy healing morning sa'yo. Marunong ka ba mag-happy healing morning? Sagot. Tingnan ko nga, marunong. Happy healing morning, Cyrus. Happy healing morning. Ayun ako, may premyo sa'yo si Chef. Matutuwa sa'yo si Chef dahil napagaling mo si Mami Gigi. Eto na. O, ayan na siya, ang pogi-pogi. Ay, nahihiyang tumingin. Pero may tayong dalawa na. Ayan. Oh, para sa inyong dalawa yan. Hindi siya tumitingin sa'yo, Chef. Tingin ka. Nahihiya siya. O, ayan, eat na kayo. O, Chef, kwento mo ang ating recipe. Ito ay tomato sige na, soup. Mami Gigi. Mami.
Okay, ayan ang spoon. Ang tawag ko siya, Instomato. Naku mga kapatid, sana po ay may natutuhan kayo ha. Yung mga strong women, strong to eh. Si Mami Gigi, no? Na inaatake na sa puso, nararamdaman na niya na bumibigat ang dibdib niya at hirap siyang huminga, kaya pang mag-drive. Ilan po sa atin ang kayang gawin yon? Tingnan nyo naman, no? Sa natural na paraan ng paggagamutan ay gumagaling po ang kondisyon ng puso. Kung sa ospital ay napakahirap operahan ang mga baradong ugat ng puso, dito po sa Healing Galing, kung holistic approach ng paggagamutan ang susundin, katulad ng ginawa ni Mami Gigi, ay gumagaling sa natural na paraan ng paggagamutan, The Healing Galing Way. Hanggang sa susunod na linggo ng umaga, mga kapatid, ibang kwento na naman ng kalusugan ng ating pong pag-uusapan. Thank you very much, Chef. At kay Cyrus, maraming salamat, Mami Gigi. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Kapag po kasi tayo ay natulog, mga kapatid, humihina po ang ating oxygen intake dahil mas mabagal ang paghinga at blood circulation. Madalas po nagigising ako sa gabi dahil pinupulikat po ang daliri ko sa kaliwang paa. Pag tinatry ko pong i-stretch, gumagapang po yung paniniga sa binti ko. Limang halamang gulay at halamang prutas ang ating itatampok na mataas sa potassium at maaari po ninyong kainin upang maagapan ang hypokalemia. Naisip ko, Dok, maghanda ng isang potassium-rich recipe para na rin sa mga kapatid nating may paninigas ng kanilang mga muscles. Ang tawag dito ay Panana! Ay talagang hindi ko na humaitas yung aking paa. Pagbaba ko, gapang na huwag ako. As in, para talagang bata na gumagapang. Nagpunta kami doon sa ospital. Ang lumabas nga ako sa finding is hypokalemia. Hypokalemia o matinding potassium deficiency ang naging dahilan ng paninigas ng ating kapatid. Alamin ang payo ni Dr. E sa PMPC Star Awards Best Public Service Program, Healing Galing sa TV, Year 4, Sunday, 7 a.m. Get it?